Good morning, everybody. Ngayong araw pong ito, ang lulutuin po natin ay ground beef tinumis. Healthy version po ang lulutuin natin sa ating pong ground beef tinumis. Ito po ang ating mga kailangan. Kailangan po natin ng ground beef, pork blood, ang ating pong sili, garlic, onion, ginger, ang ating pong North Tamarind powder, salt, at ang pepper leaf or dahon ng sili. Umpisahan na po natin. Mainit na po ang ating pan. Lagyan po natin ng oil. Sunod na po natin ilagay ang ating ginger. Igisa lang po natin yan. After po ng ginger, isusunod na po natin ilagay ang ating garlic. Ayan po. Haluin lang po natin together. After po natin ilagay ang ating ginger and garlic, isusunod na po natin ang ating onion. Ayan po. Sunod na rin po natin ilagay ang ating ground beef. Ang ground beef po natin, 1 kilo po ito. Haluin lang po natin. Sasangkutsahin po natin ang ating ground beef at ang ating pong mga pampalasa. Ito pong version ng tinubis natin. Masarap po ito. Gawa po ng lalagyan po natin ng pepper leaf or dahon ng sili. Marami po tayong ilalagay na dahon ng sili para po maging healthy po ang ating ground pork tinumis. Ayan po, after po natin na haluin ang ating pong ground beef, i-cover po natin siya para po masangkot siya po ang ating ground beef. After po ng few minutes, check po natin. Ayan po, nagtubig po ang ating ground beef. Haluin lang po natin. Yung po mga buo-buo, situit po na durugin po natin or imash po natin para po hindi siya buo-buo. Sunod na po natin ilagay ang ating salt. Ayan po, haluin lang po natin para po lumasa po yung salt sa ating beef. After po niyan, cover po ulit natin. Wait po natin ng 5 to 10 minutes. After po ng 5 to 10 minutes, check po natin. Ayan po, mas kumunti na po ang tubig ng ating ground beef. Ito pong ground beef natin, lean po ito. Konti po ang fats ng ating ground beef. Kaya po, malaman po siya. Ayan po, isunod na po natin ilagay ang ating pork blood. Sa pork blood po, buo po ito nung nabili ko. Durugin nyo lang po ang ating pork blood pag buo po yung inyong nabili. So, haluin lang po natin para po maluto po ang ating pork blood. Ayan po. Magba-brown po or mag dadark po ang color ng ating tinumis pag naluluto na po ang ating pork blood. Ayan po. Susunod na po natin ilagay ang ating pong sili. Yung pong siling panigang. Sa sili po, kung gusto nyo pong mas marami, dagdagan nyo po. Ayan po. Isinunod ko na rin po ang ating tamarind powder. Yung pong ating pampaasim. Sa tamarind powder po, nasa sa inyo rin po yan. Kung gusto niyo po ng mas maasim, dagdagan niyo po. Kung hindi naman po,
tama lang, katamtaman lang pong ilagay nyo. So, i-cover po ulit natin and then wait po tayo for few minutes. Ayan po. Lumalabas po yung oil or yung pong mantika ng ating ground beef. Magdadagdag pa po ako ng ating tamarind powder para po mas umasim pa po ang ating tinumis. Haluin lang po natin and then after po niyan, i-cover po ulit natin. After po ng few minutes, check po ulit natin. Ayan po. Ang bango po ng amoy ng ating tinumis. Amoy na amoy po yung ating tamarind powder at yung pong ating sili. As you can see po, lumalabas na po yung oil ng ating ground beef. Kaya po ang binili ko pong ground beef ay yung pong lean para po hindi po masyadong oily. So ayan po, after po ng few minutes, mas kumunti na po ang ating sabaw. Ayan po. After po niyan, tsaka po natin isusunod ang ating pepper leaves o ang ating pong dahon ng sili. Ayan po. Mas marami po, mas masarap po at mas healthy po ang ating ground beef tinumis. Ayan po, ilagay lang po natin. Malalaki po ang dahon ng sili dito po sa amin kumpara po dyan sa Pilipinas. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Paki-click na rin po ang ating pong notification bell para po pag meron po tayong bagong video, updated po kayo. Ayan po, ang dami po nating nailagay na pepper leaves. Mas masarap po yan at mas healthy. Pag ganyan po na marami po tayong ilalagay na pepper leaves, dahan-dahan lang po or unti-unti lang po ang ating paglalagay para po hindi po mapuno ang ating pan or ang ating pong kaldero. So sa ganun po, dahan-dahan pong malalanta ang ating pepper leaves, so hindi po tayo mapupunuan ng ating pan. So, ayan po, napagkasya po natin ang ating pepper leaves. Masarap po itong ating ground beef tinumis. Hindi po nakakagilting kainin kasi po marami po tayong nailagay na pepper leaves. So healthy po ito. Haluin lang po natin hanggang sa lumambot po ang ating mga pepper leaves. Ayan po. After po niyan, i-cover po natin. Pakukuluin lang po natin siya para po lumasa ang ating pepper leaves sa ating meat. Ayan po, i-cover po natin. Wait po tayo for few minutes. Ayan po. Okay na po siya, pero iboboil ko pa po ng isang beses kasi po yung pong ating pepper leaf, malalaki po siya, so medyo may katigasan po ang ating dahon. So i-cover po natin ulit siya. Boil lang po natin ng for 1 minute. And then check po natin. Ayan po. Okay na po ito. Tikman po natin. Ang sarap po ng ating ground beef tinumis. Tama-tama lang po yung ating alat, yung ating pong asim at yung pong linamnam ng ating pong ground beef. Tuto na po ang ating healthy version ng ground beef tinumis. Ready to serve na po. Kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video. Bye!